Saan Trip, good evening po sa inyong lahat. Welcome back to our channel. Kumusta po kayo? Sumaulan po ang ating gabi ngayong gabi. I'm so excited kasi kararating lang po namin, galing kami sa city. So, umalis po kasi ako dito noong August 29, 2020. And then, kararating lang namin kanina, October 16. So, halos dalawang buwan kong iniwan itong aming shop. Ayan, so nag-iba na yung kanyang position, iba na yung itsura. So gabi na, kararating lang natin at excited lang akong makita ulit itong aking pinakamamahal na mumunting shop. Kaya nag-vlog agad ako kahit madilim, medyo madilim. So yan, ito kasi yung binago nila nung pag-alis ko. Yan, pumunta kasi ako ng city, mga ka-antrep. So halos dalawang buwan nga ako doon sa 19, ngayong October 19 dapat mag 2 months na ako wala, na mag 2 months na wala ako dito. So iba yung aking pinabanta, yung aking pinamanage dito ng halos dalawang buwan. So na-miss ko ito, mga sila na nito nagsipaglagayan. Yan, ito yung part dati, mga ka-antrep, na maliit lang ito siya, masikip. So pina-extend ko doon bago kami umalis. Binuksan namin yung harang dyan. Nakita nyo siguro yun doon sa previous vlog ko. Tapos, sila na ang nag-set up ng ganito. So, ito nadagdag ng mga estante. Ito nadagdag din. Ayan. Ito nadagdag. Medyo kumapalakapan na rin kasi yung ating stocks. Kaya kailangan na talagang luwagan. So, ayan. Na-miss ko lang talaga. Sobrang na-miss ko. Na-miss ko ito kasi syempre, dito umiikot yung aking pang-araw-araw na buhay. At halos dalawang buwan nating iniwanan. So, ayan pa rin siya. Excited lang ako. Kaya nag-tour agad ako pagdating. Sabi nga ni Ray bukas na hindi ako makapaghintay kasi gusto ko na makita kaagad ang loob. Kasi ang tagal ko siyang hindi nakita. So, ito mga handgrip, mga domino yan. Mga domino na mga handgrips. Yan siya. Tapos ito mga cable ties. Ang gaganda, mga colorful. Mabibenta yan, mga ka-antrip, yung cable ties na yan. Mga cable ties. Mga pantali kasi yan siya. So, ito. Sila na nito nag-set up eh. Sila na kasi. Iniwanan ko lang sila ng instruction ko anong gagawin. And then, text-text na lang. Ay, text-text. Message-message na lang sa messenger. Yan siya. So, ayan. Bago ito. Bagong istante ito. Ito, bagong istante rin. Ayan siya. So, pumasok lang talaga ako para i-check yung mga stocks dito, kung kumpleto pa, kung meron pa. Although, umorder naman sila, pero hindi kagaya talaga, nung magpantayo yung may-ari ang nandyan na nag-manage. So, ito, wala na. Ito, may bawas na. Sa baba, yan siya. So, mga spray paints. Yan. Nanginginig-nginig yung aking mga kamay-kamay. Ay, ang dami nito. Ito pala, ang dami mga cantrip, mga samurai brand na mga spray paints. Ito ay... mga bulb. Headlight bulbs. Ano nito? 2, 4, 5, packs, 2, 4, 6, 8, 10, bali 50 pieces. Yan siya, di pa siguro na-display. And, ito bagong stante rin. So, ang langis, ang oil sa mga country po, makanti na dito. Di ko alam kung ano naubos dito, mga Ultron siguro. Although may mga orders na, so, kararating lang namin ngayong gabi, and then, siguro bukas or sunod na araw, papuerto naman ang truck para pick-upin yung mga bagong dumating na mga pangarga at mga paninda para iwi dito. Ito mga oils, medyo madilim kasi. Yan, so medyo marami ng kulang sa display. Hindi kasi kapareho talaga, mga ka-antrip, Tip ko pala, mga ka-antrip, doon sa mga mag-startup, doon sa mga magsisimula pa lang, hindi talaga advisable na yung ipapaset up mo siya or magsisimula ka nang hindi ikaw mismo ang magsimula or mag-open ng iyong shop or ng iyong store, yung hindi ikaw ang magmamanage. So, mas maganda, kasi marami mga nagtatanong ng mga ka-antrip, lalo na yung mga OFW nating mga ka-antrip na gustong mag-open ng shop, ng store. So, in my opinion at sa experience ko, mga ka-antrip, okay naman siya, pero kung ang vision nyo is yung mapalago, maging kumpleto sa time frame na na-visualize mo, dapat ikaw talagang mag-manage, ikaw talagang humawak, ikaw talagang, pinaka-importante kasi dito is the purchasing. Kasi kapag kulang-kulang yung stocks mo, kulang-kulang yung mga items mo, medyo parang tatama rin si mga customers ba na pumunta sa'yo, kasi na-expect na nila na pagpunta nila, wala, ganun. So, yun ang pinaka-importante, yung mag-purchase ka, yung availability ng mga items. So, iba talaga kapag tayo yung nagmamanage at yung papahawakan natin sa tao. Pansinin yung mga ka-antrip, yung mga malalaking shop, mga malalaking hardware and construction supply, na yung hindi kumpanya talaga na kagaya yung sinasabi natin, na ano ba yun, yung mga nasa mall na nag-POS sila.
So yung mga nag-PPOS kasi may system talaga silang sinusunod. Pero yung kagaya sa ating karamihan, kahit yung mga malalaki talaga na mga hands-on yung mga may-ari, nandiyan talaga sila ano. So nagsusupervise, sila talaga yung nagma-manage. Kasi ganun nga, kagaya ng sinabi ko, pag wala ikaw, iba talaga mga kantip. Imagine mo, halos 2 months, 16, 17, 18, 19, 3 days to go, magto-2 months kung iniwan ang siya. Pero feeling ko parang ang dami nang wala, ang dami nang kulang. Kaya hindi ako mapakali na hindi ko pasukin kaagad ito kahit kararating lang namin ngayong gabi mga ka-unfret. So ito, at saka yung display kasi baka pag nandyan ka. So far, kasi nasusupervise ko sila, ano mga country, wala akong tigil kaka-message, pasend ng picture, hingi ng order ng mga kulang. So kahit papaano is nare-refill yung mga dapat na wala na. Ayan siya. Oh, flex ko lang ito. Ito yung mga ano, mga rubber bushing. Ginagamit kasi ito sa mga tricycle, sidecar. Ayan siya. So ito yung part na in-extend din. In-extend. Ayan siya. Oo, namiss ko talaga dito. Medyo masikip itong part na ito dito eh. Ayan siya, medyo masikip ito dito. O, tingnan yung mga pantrip ha. Kung tayo na nandito, o, tingnan mo yung ano, yung kanilang display, o, ganito na lang, wala nang lagayan, o, ito, nandito na lang itong mga padlock na ito. Itong mga overhauling, ayan. Overhauling packing gasket, o, nandito na lang siya, wala nang ano, wala na sa, kumbaga, sa lagayan. Ayan. O, ito na lang siya. Pero siguro kasi wala nang space sila mapaglagyan ng maayos. Kasi nga, puno. Ayan siya. So, pinatong-patong na lang dito ang mga liha. Ayan, mga liha. Mabenta kasi ang liha mga ka-untrip. Number 50, number 1,000. Ayan. Ang mga liha ko is number 150, 240, 60, 400, 120, 1,800. At saka 120. Ayan siya. So, ito yung mga bolt natin. Ay, masakit na dito. Ito yung mga bearings. Excited lang ako. Hindi na makapaghintay ng, ano, ng kinaumagahan. Talagang sinilip ko na kaagad. Nakakamiss mga ka-untrip. Siyempre, ito na ba naman yung aking buhay ng ilang taon. Ayan. So, sabi ko, silipin ko lang kasi excited akong makita. Kala mo ba yung kaka-open pa lang? Pero, matagal na. Gusto ko lang makita kaagad yung sitwasyon. Ganun talaga yung mga country. May intindihan nyo rin po ako pagdating ng araw kung bakit OA ako na kahit na gabi na, kahit na madilim, talagang mag-vlog pa, mag-tour. Tour talaga. Ito yung mga ano. Papalitan ko ito mga country, itong mga lagayan ng tube. Ng, alam niyo yung crate? Yung parang ginagamit ng mga bakery na lagayan ng tinapay. Yun siya mga Mr. Donut, Dunkin Donut. Yun kasi ginagamit sa ano sa rota, yung lagayan nila ng mga oils, lagayan nila kapag ano nagro-rota sila. So yun siya kasi oh. Yan yung mga ano. Hindi na siya nasa box. Okay din naman kaya lang. Ano kasi yun, pwede mo siyang ipagpatong-patong tapos dukot na lang ng ganun, dukot. Ayun. So tipid yun sa space. Dami pa pala tayo ditong mga ano, mga ayan, mga signal light. Tapos, ito yung mga side mirrors. Chinek ko lang kaagad kasi, ano, yun nga, okay nga lang talaga ako. Excited baga. Excited. Ayan siya. Medyo mahina ngayon mga cantrip, tag-ulan. Araw-araw halos umuulan. Ito yung ano, yung, ito yung dati kusina namin, kung sino yung mga nakakasubaybay dito sa, ano natin, ano, sa channel natin. Alam nyo yan, na ito kusina namin dati. So, nung pina-extend ko, lumipat kami doon, nag-extend kami sa likod para ginawang bahay. So, naging ano na rin siya, naging pindahan na rin siya. Yan yung mga ganyan-ganyan. So, i-fill natin to, itong space na to, para ito sa mga, ano, sa mga hardware items. Ano, mga mukhang parts din. Ano to, bakit para ang dami. Ah, okay. Mga pang ano, pang linis ng motor. Oh, ito hindi naman to dito eh. Para to doon sa kabilang store namin. Pulya mga country, pulya. Doon to sa kabilang store namin. Doon kasi kami nagbebenta ng mga pang ano, yung mga pang hardware. Ayan kasi sa pulya yan ng ano eh. Ng pulya yan ng mga makina. Maroon po pala doon mga ano, brick show. Ay, mga ano, sprocket. Ito kasi lagay ng mga sprocket. Ayan siya. Ayan mga lagay ng mga sprocket. Siguro sobra na dyan. Puno na yung kanilang karton. Kaya nilatag doon sa ano. Nilatag dyan sa tabi. Yung mga cutting disc. Mga tools. Kunti-kunti. Mga Phillips screw. Tapos kami ko pala itong mga mahaharap. Mga ano, screwdrivers. Tsaka flat screw. Tools. Y-range. Mga epoxy. Yan. Mabibinti yan. Kailangan yan. Ay, madman. Liwanag yan.
May steel epoxy. So, yun lang mga country, pagpasensyahan nyo na kung OA. Ako, kala mo ngayon lang nakita. Kala mo ngayon lang mag-o-open. Ano. So, OA lang talaga ako na kahit na gabi na, talagang nag-tour pa, umikot pa para lang makita ko kaagad ang sitwasyon ng aming maliit na shop. So, pinaka-tip ko lang mga country para sa mga naghihintay ng mga konting tips natin or mga idea no, para sa mga magsisimula. Napaka-importante po na kayo mismo ang humawak, ang mag-open, ang mag-startup, ang mag-manage ng inyong shop, maliit man yan, malaki man yan, lalo na kung maliit mo mga country para mapalago natin at mapalaki. So, iba kasi talaga kapag nandiyan yung may-ari o ikaw mismo na may-ari ang mag-handle, mag-manage kaysa ipagkatiwala mo lang. Kahit na mapagkakatiwalaan, ang punto ko dito is yung sa pagdating ba sa purchasing, sa availability ng mga items, iba talaga na ikaw na may-ari, na tayo na may-ari ang mag-proceed na dapat available yung mga items na yon. Kasi minsan sila, lalo na pag-busy, kagaya dito, iniwan ko, mag-isa lang siya. Actually, ang iniwan ko dito, tatlo yun sila. Kaya lang, yung dalawa kong, ano, yung mag-asawa kong pamangkin, ay yung pamangkin ko at ang asawa niya na iniwan ko dito, umalis na kasi nag-asikaso nung kanilang mga documents pa abroad na pabalik na kasi. So, yung tao ko doon sa kabilang shop namin, siya muna nilagay ko dito pag alis nila, so mag-isa lang siya. So, naiintindihan natin yun na mahirap pa na magtinda ka pa, magbenta ka pa, and then mag-ano ka pa, mag-inventory. So, yun lang mga ka-antrip. Maraming salamat. Sinamahan nyo ako sa ating mumunting tour kasi excited lang. So, sa mga gusto pa ng mga more updates about sa mga ganitong klaseng video, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin niyo po yung notification bell para palagi kayong ma-update tuwing may mga uploaded po tayo mga videos. Okay? At hit niyo rin po ang like kung nagustuhan niyo itong video na ito kahit hindi naman siguro ninyo magugustuhan kasi parang wala naman siyang sense talaga. Share ko lang sa inyo yung excitement ko na parang baguhan ulit. Ano? Thank you very much. See you in my next video. Gagawa po ako ng video kasi may country tayo nagtatanong ng kahit na ilang items lang na maging familiar sila ng mga pang loob na makina. Okay, see you. Bye-bye!